Ayan, sibitoy natin ang naka-supermoto. Try natin dito, trail. Whoop! Ito ay ADB. Click. Morning! Update ko lang kayo kay On The Beach Street natin. Kahapon kasi binalik ko siya sa supermoto setup. Kasi nung nakaraan or matagal na, tinanggal ko to sa supermoto setup. Kasi may mga nag-message sa akin na naka-supermoto setup tapos naputol daw yung sa shocklifter nila sa likod. Kaya medyo na-OC ako, tinanggal ko muna, binalik ko siya sa dati. Ngayon, binalik ko na, papakita ko sa inyo kung ano naging workaround ko para ma-prevent ko yung posible na pagkaputol ng lifter. Punta tayo ngayon dito sa may wakeboard. Doon ko na lang pakita sa inyo. Namiss niyo ba si Bitoy? Pogi ni Bitoy, no? Tinanggal ko nga lang yung stock modified side mirrors niya kasi tinetesting ko dati yung kay ADV. Kasi nakalimutan ko na ibalik. Kaya ito muna ang nakalagay kay Beat. Itong bar and side mirrors ko. Ulim-lim ngayon, no? Umaga, no? Oras na, alas mag-alas 8 na eh. Pakita ko sa inyo yung ginawa natin na supermoto kay Beat, binalik na natin sa supermoto. Yan, nagpaalam tayo doon kay sa tropa natin na nagbabantay dito sa may wakeboard park. Pinaga niya tayo, punta tayo doon sa may skate park. Parang may trail daw doon eh. Testingin natin si Bitoy. Naka-set up to na pang ano, pang off-road. Ito yung wake park ko. Yan, cable park, wake park ng Deca Clark. Ito yung praktisa ng mga beginners. Ito yung malaki. Yan, ganda dito, no? Ngayon pala akong makapunta rito sa part na to. Wala pa ang lalaro ngayon. Maaga pa eh, oh. Ito lang natin kunan si Bitoy. Ito ko na lang pakita sa inyo. Ah, ito pala yung skate park, oh. Na, pwede pa siguro ang dumiretso dun. Pero parang hindi na. Dito na lang tayo. Pwede ba doon? Parang trail na yun, no? Pero dito lang tayo. Dito ko pakita. Ito, yung skate park. Galing, ah. Yan, ah. Ito niya. Yan ang ramp. Ganda dito. Yan, ah. Wake park. Ang Deca. Deca Clark, Angeles City, Pampanga. Ayan, si Bitoy natin ang naka-supermoto. Mataas na ulit siya. Mataas yung ground clearance, mataas yung seat height. Ito yung mga pinalit ko dyan para siya maging supermoto. Wave 125 na inner tube. Ayan, mahaba yan. Stock pa rin yan na outer tube ng Honda Beat. Pinalitan ko lang talaga yung inner tube niya, yung spring tsaka yung damper. Yan, parang humaba siya ng around 47 mm. Tapos nilagyan ko siya ng rubber boot. Ito, para maporma. Suksok lang yan dyan. Rubber boot. Tapos ito, binaligtad ko lang to para hindi siya banat. Yan, itong bracket. Nakaganon kasi yan. Binaligtad ko lang. Rear shock naman ito. Stock yan ng Honda Click. So, 330 mm. 310 mm kasi yung sa Beat. Tapos nilagyan ko siya ng lifter. Ito yung lifter na sinasabi ko kanina. Ayan. Yan. Pininturahan ko yan kasi pina-welding ko to. Ito. Ito kasi yung stock na nakabit dito. Kaya tinanggal ko yun. Lagay ko yung lifter. Tapos saka ko siya pina-welding ito. Kasi naka-roscast lang yan. Nakita nyo ba yung yan o to? Thread yan. Ite-thread mo lang na ganun. Ang nangyayari nga, napuputol daw. Katagalan. Siguro tag-tag. Puputol. So, delikado. Ngayon ginawa ko, pina-welding ko siya. Yan. Paikot yan. Pati likod niya may welding. Pininturahan ko na lang ng Samurai na high temp. Tapos meron din yung clear coat na Samurai. Nasa 50 din ang itinas niya. 50 mm. Tapos yung airbox natin, actually medyo side pa nga siya. Dito lang naman. Pagkala naka-center stand yan sa sayad dito. Pero pag nakababa na yan, lilin na yan na ganun din sa sayad. Ang ginawa ko naman sa airbox para may kabit ko siya, nagpa-fabricate ako ng bracket. Ayan o.
steel na bracket, tumaas yung airbox, tapos sa kabila din yan, may steel bracket din dito para hindi siya ganong sayad, para mailagay ko ng maayos. Downside lang is medyo parang mabibend yung ito ng konti, para naipit ng konti, pero okay lang naman yan. Yung hose ng airbox hindi man yung masisira kasi rubber naman yan, flexible siya. Tapos yung center stand naman, dinadugsungan ko siya ng 50mm ang extension from stock, para maisa center stand ko siya, kasi pagka stock hindi naaabot niya kasi tumaas nga yung motor, eh, no? May space pa siya, konti lang pero sakto lang. Ayan, si Beat Supermoto. Ayan, naka naked handlebar pa rin yan, crash guard ng Red Moto Shield, mini driving lights from JCLED, replica pro straight elbow power pipe. Sigulong natin pala is Corsa Cross S. Ayan, yan pa rin gamit ko, makapal pa. Theme nito is pang adventure. Rack M na bracket ito. Custom camel back seat na inubos na ng mga pusa ng kapitbahay. Pais ko siguro to. Si Mike ang gumawa niyan, eh. Pais ko na lang kay Mike siguro. Siguro patanggal ko na yung ito. Mapa-flat ko na lang. Front box, custom front box from Indonesia ito. Ayan. Para siyang mini adventure bike, no. Mini adventure scooter. Ayun lang naman yung mga in-upgrade ko dyan. Tapos nga, ayun, in-upgrade ko lang kayo kasi binalik ko na yung supermoto nya. Supermoto setup ni Honda Beat Street natin. Naked handlebar. Punta kaya tayo dun. Parang maganda mag-trail dun. Yun. Try lang natin. Try natin na punta tayo. Try natin dito. Trail. Trail bike natin to si Bitoy. Bala ko si tandalin sa ano, sa Punings. Doon maganda mga off-road, eh, sa Punings. Ah, may tao dito, may bahay, oh. Nating kang magasaan to. Oh, pwede kang magpatalon-talon dito, oh. Ayan, oh. Ito nyo. Ayan, oh. Pang dirt bike. Meron siya mga rampahan, oh. Slipin na lang natin. Ang taas. Oh, meron palang ganito dito. Tinan nyo. Kala hindi ko kaya tumalun dyan. Ang taas, oh. Kita nyo ba? Hanggang dito lang. Ayan, kasi bahay na to, eh. Ayan na yung mga bahayan. Galing, oh. Parang praktisa ng mga trail bikes, no? Ang motocross, yun, ito nyo. So, hindi tayo pwede tumalon dyan. Baka masira si Bitoy. At taas, oh. Ito nyo. Oh, papatalong ka dito, pag ganun. Ayos pala dito, eh. Ang taas ang mababa. Ayun, ayun, oh, solid. Try natin. Oh, baga dito. Baka mataas to. Masilipin natin. Oop. Taas. Mga dito pag mas maganda suspension, no? Pang dirt bike talaga siya. Ito mataas na. Oh, kailangan na mag-jump dyan. Ayos pala dito, eh. Ito, hindi. Ah, may rampa. Bali, dalawa yung jump niya, no? Yun, na-try natin si Beat sa ano. Parang track ng pang motocross. Dasa medyo mataas nga lang para medyo lumagpak siya. Hindi siya built sa mga ganun na patalo na. Siguro mga off-road pwede siya.
Yan ang gusto ko kay Beat. Kaya ako binalik sa Supermoto to. Gusto ko siya itry nga doon sa Punings. Kasi pag mas magaan ang motor mo, madali siya i-handle sa mga off-road. Garagaw ko ng vlog yun pagka sinipag ako. Punta tayo ng Punings sa may Punings Hot Springs. Tanong ko na lang sa tropa yung daan na maayos, na hindi masyadong hardcore. May daan kasi doon na hardcore ng off-road eh. So try natin doon pagka ano, nagka-time, no? Pag hindi na ako busy. Medyo marami akong ginagawa kasi ngayon eh. Ano, experience ni Vito yung ano, mini practice track na pang motocross. Solid. Tinesting ko doon sa may mga marampa-rampa. Meron pala doon, no? Kaya, pero meron na nakaharang na bato eh, no? Ang ganda na lang yun. Oh, ang diretso pa yun. Oo. Oh, pwede mong diretso. Doon. Oh, doon sila talaga. Ayos, ngayon ko lang na ano eh, nakita eh. Matapos yan yung ginagawa. Oo, pagka natapos na, no? Oo. Bro, ano ang pangalan mo, bro? Carlo, sir. Carlo. Ayos, Carlo nga pala, kalimutan ko na eh. Salamat, bro, ha. Tama kita sa vlog, ha. Yun, dito lang yan sa may Deca Clark Wake Park. Pwede daw dumiretso pa doon sa may nakita natin kanina yung may bato. Next time na lang napuntahan natin. Try ulit natin si Bitoy doon. Piling ko kaya ni Bitoy eh, kasi hindi naman siya hardcore na offroad. Ano talaga siya? Truck talaga siya na pang motocross. So hindi masyado malambot yung lupa. Ito niya nga may mga rampahan. Parang praktisan. Although hindi natin pwedeng ipajump si Bitoy kasi baka masira naman. Pangano lang siya, trail lang na normal trail. Pwedeng hardcore trail kasi nga magaan naman to eh. Tsaka naka dual sport tayo na gulo. Yun, yung bagong adventure tayo na parating kay on the beach street natin na supermoto.